So, ayan guys. Na-setup ko na ngayon guys, no. Yung setup natin ngayon ay powered speakers, then passive lang yung subwoofers natin, no. Kasi wala naman akong active na subwoofers. Medyo mahal rin kasi yung ano guys, yung active subwoofers. Siguro nasa mga 25,000, at least 25,000 to 30,000 yung subwoofer, no. Eh, kaya di pa ako nakakakuha nun. Inuna ko muna yung mga active or powered mga speakers na full range. Eh, so ngayon guys, papakita ko, de-demo ko sa inyo ngayon kung paano yung setup at yung wiring katulad kahapon, no. So yung setup nito guys is console mixer, and then magbibigay ako ng main out dun sa powered speakers or active speakers, and then yung sa auxiliary na dito ngayon guys, ako sorry, sa sub ko ngayon guys, so hindi siya kasama sa signal chain ng main out ko, no. So sa mga di ko lang ha, correct me if I'm wrong guys ha, ito yung ganito yung papakita ko ngayon guys, ganito yung mga kadalasan na mga setup ng mga professionals, no. Nasa auxiliary out yung mga nakakabit yung sub nila, no. Sub. At gusto kasi nila guys, kontrolado nila anytime sa mixer. Hindi na yung dun pa sila sa crossover or dun pa sila sa mga power amplifier or sa mga halimbawa or active na subwoofer, dun pa sila magkocontrol ng volume. Gusto nila dun na makocontrol yung volume or ng lakas ng subwoofer sa auxiliary na nasa channel strip, kung sa microphone ba or sa audio. Doon na kasama yung ano, yung knob noon. So mas madali sa ano, mas wide yung control ng mga sound tech noon, no. Pero sa akin, ina-apply ko na to since last year guys, no. Pero so far okay naman. Galin lang yung problema ko is di ko ma-explain kung paano yung ano talaga, kung stereo out or mono. Yung ibig sabihin guys na yung cable, mamaya ipapakita ako mamaya. Kasi yung gagamitin ko ngayon guys is unbalanced. Tapos, di ako sure kung balance or unbalanced yung gagamitin yan. So, basta yung signal chain ngayon guys is from mixer, ng subwoofer guys ha, from mixer, auxiliary out, and then papasok ko siya sa active crossover. Siyempre, kailangan ng active crossover para filter, ma-filter natin yung signal papuntang power amp, no. So from active crossover, lilipat na naman ako sa power amp. At saka eto guys, yan yung mali ko nung isang video, no. Sinabi ko na parallel pro stereo mode pala yon guys. Ah, ngayon guys, isi-set ko as parallel connection, no. Or parallel yung sa signal niya ng input ng amplifier. Bro. So bali ganun guys ha. Mixer to power speakers, and then mixer auxiliary out to active crossover, and then active crossover out ng low papunta naman sa power amp para filter yung audio natin. So papakita ko sa inyo yung setup na or connection guys ha. So ito na yung setup guys, no. Dito tayo kukuha ng out sa speakers for full range natin na active or powered speakers, no. So ito, gagamit tayo ng female XLR at male XLR. Yan. Connect natin. Ito, male XLR, guys. Yan. So, yan, nakakonnect na. At sa kabila. Yan. Connect natin. And then, yung male nyo naman. Ito. Dito. And then, so ito, guys. Iba yung connection ng para sa subwoofer natin, no. So dadaan tayo nitong active crossover. So dito tayo sasaksak sa auxiliary out, no. Do aux 2 diyan tayo. So yung gagamitin na natin na cable guys, ito. Ay. Ano to eh? Stereo pala to. Ito, guys, pero
saka ako na explain tong gandong ano, kasi medyo hindi pa rin ako masasanay dito eh. Basta yung ginawa ko dito at for balance connection or stereo. So, basta explain ko na lang yan mga next video siguro. Pag-aralan ko muna. So, ayan guys, ayan to from TRS or PL to male XLR. So, input natin sa channel 1 ng active crossover. And then, next is, ito kukuha tayo ng out, no, sa low ng channel 1. At, input natin sa, ito, male XLR, sa channel 1. So, take note guys ha, dito sa crossover, regarding kung ano yung setup niya dito, no, kung 2-way, 3-way, or 4-way. So, basta dito tayo sa channel 1 ng low kukuha ng out. At i-in natin dito sa power amp. Saka yung power amp, take note rin guys, no. Ito yung mali ko nung isang video. Sinabi ko na parallel. Pero stereo yon. Ito yung stereo, parallel, at bridge yan. So, ito guys, i-set natin sa parallel sa gitna. Yan, parallel connection. So, meaning, yung signal na galing dito sa active crossover natin ay mag-feed siya ng signal sa both channel 1 and channel 2 ng power amp natin. So, ayan. At, kukonnect natin yung speaker wire. So, kahapon, ay nung isang video guys, hindi ko nasabi, royal cord pala yung tawag ng wire na to. Royal cord. So, speaker wire pa rin siya. So, ayan. Gamit ko ng speak on. Maraming nagsasabi guys, itong speak on daw di daw tumatagal. Pero yung mga speak on guys, kung maniwalat kayo sa hindi, more than 2 years ko nang mga ginagamit ang mga to. So far, so good naman, no? Galing namang mag-lock. At syempre, yung audio natin, eto, kukonnect ko dito. Sa channel na to. Ito yung sa audio ng para papuntang laptop guys. So, okay tayo. I-on ko muna para makapagsimula na tayo sa pagde-demo na kung paano siya tumunog, no? Gamit ang sub. So, ayan na yung setup guys, no? Medyo natagalan ako guys kasi hindi nag-on yung laptop. So, pinalitan ko yung laptop. Tinago ko to. Medyo natagalan tuloy ako. So, ngayon guys, i-testing natin. Yung volume ng active speakers natin ay naka-set sa 12. Pareho silang naka-set sa 12 o'clock, no? Position, no? Pero hindi naman talaga sa all the time na dapat siyang naka-12 o'clock guys, ha? Depende sa inyo yan, no? Kung paano nyo na-control yung signal. So, ngayon guys, yan, may audio tayo, sample. So, papakinggan natin kung tutunog yung both channel, yung dalawang active speakers natin, no? So, titesting natin. Yan. So, tumunog na dalawang active speakers natin. So, yun guys, no? Tumunog yung dalawang active speakers. So, ngayon guys, dito naman sa sub natin, no, galing dito sa auxiliary 2. Yan. Ito yung settings natin, guys, no. So naka-unity lang yun sa channel 1 at saka yung low niya, yan, naka-unity lang, naka 0. So naka-set to 140 yung sa akin. So depende sa inyo yan, guys, kung saan niyo sa set. Tapos naka-down muna yung 0 natin. Ay yung power amp natin. So ngayon, guys, ipo-full ko siya. Hinaan muna natin dito sa low output niya, no? Baka siya malakas. So, sa ngayon guys, ito yung sinasabi kong control ng auxiliary 2. Since sa auxiliary 2 tayo, nagsaksak papuntang crossover. So, dito guys, sa channel strip, kung saan yung halimbawa ito sa laptop, ito yung connection sa laptop eh, or microphone, or ibang laptop, or cellphone. At sa importante guys, kung ganito, saan yung channel strip niya, ayun yung
auxiliary to. Ayan. So ito guys, i-testing natin. Ito yung sa laptop. Ito yung auxiliary to niya. Pero ayan guys, kung andito yung auxiliary to sa ganito nga model guys, ayawan ko sa ibang model ng mga mixer. Pero ito guys, ayan, auxiliary to dito sa dulo niya. Ito yung parang master volume niya, no. So parang may arrow siya, so diyan ko na lang siya ilalagay dito. Ito yung magsisilbing parang master volume niya. So kokontrolin natin siya dito sa itong knob na to. So yan, naka full yung amplifier natin. So lagyan natin ng audio, no. Teka. Ano ko na lang muna yung volume ng active speakers natin. Down muna yung volume niya, no, para marinig natin yung sub natin na tumunog. Yan, so may signal. So lagyan natin ng sub. So, yun, mahilip. Hindi naman pala malakas. So, babalik ko na ito sa unit itong loob. Dilim. So, di bale na. Continue tayo. Yan. So, ngayon guys, tumunog na siya. So, para matimpla natin, balik na natin to sa volume. Balik natin siya sa 12 o'clock niya. So, yan. Isa rin. Balik natin sa 12. Yan. Swap natin ulit. Okay. So, ito. So, lagyan natin ulit ng audio. Tsaka, titimplahin na natin guys, na lagyan natin ng sub, no? Pang sub yan. So ngayon guys, lalagyan natin. So ngayon guys, lalagyan na natin ng sub. Palitan natin yung audio kasi maingay yan. So, yun nga pala sa mga nagtatanong guys, no, na ano yung artist. Ito yung artist guys, oh. Yan. Dinownload ko dati sa YouTube yan. So, ito yung itetesting natin ngayon.
sinasabi ko guys nyo, i-engage nyo yan o i-active yung low cut, no? Para malessen yung stress ng amp at speaker natin. Saka, no worries guys, no, yung sinasabi na bawal daw mag-full ng amplifier. Para sa akin, okay lang guys, as long as kontrolado naman natin yung signal na papunta sa kanya, no? So, dun sa mga katulad ko na hindi pa nakakabili ng active sub, tapos may active na speakers, for the meantime guys, pwede naman tayo gumamit ng gantong method, no? Na passive subwoofers. So, mas ano yan guys, mas maganda kasi well, wala tayong active na subwoofer during the event. Mas kung mayroon tayong ganito, mas mapapakapal natin yung bass natin, no? Kasi lalo na siya mga may mga sayawan, ganon. So, mas maganda na may bass tayo, no? Para di tayo mabitin sa lakas. Kasi pa, yung mga nangyayari niyan, parati tayong sasabihan ng lakasan pa, lakasan, lakasan, eh kulang na pala sa, kapos na tayo sa lakas, which is bass pala yung hinahanap ng iba, no? Lalo na sa mga sayawan. So, yan guys. Sana may naibigay na naman akong idea sa mga kasamahan natin, no? So, ayan. So, ayan guys, sa mga nagpapa-shoutout guys, no? Ito, hindi to nag-shoutout guys eh. Si Chill Ivan, ito yung friend ko na, close friend ko na nag-request ng gumawa daw ng video ng ganito. So, ayan, para sa'yo, Boss Chill Ivan of Resonance Audio from Compostela, Cebu. At shoutout ka pala kay okay, Sir Ernica Marie, Idiello, Baldoza, Eugene Gonzalez, Ricardo Aposho, Apocabedo.pa, Nestor Villanueva from KSA, Roy Ucon, Mystical Twins Music, at kay Sir Christian Pipito. So, maraming salamat sa suporta guys, no? Thank you for watching my video.